Sa South Luzon Expressway, bumangga ang isang motorsiklo sa closed van na nag-change lane kahit bawal. Yan at iba pang viral na disgrasya sa kalsada, tinutukan ni John Consuelo. Sa kuha ng dashcam, kita ang closed van habang papalabas sa kanyang lane sa Pasay City kahit na may solid yellow line. Maya-maya, tumama sa gilid ng closed van ang motorsiklong nawala ng kontrol at tuluyang tumumba at muntik nang masagasaan ang parating na truck. Pero ang closed van, humarurot palayo at di na tinulungan ang bumagsak na rider. Kung titignan mo talaga, kasalanan ng van. Kasi double yellow lane plus yung white lane, basta double yellow lane, no overtaking. Then yung white lane na yan, ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng mag-change ng position mo. Ang problema lang, yung bang motorsiklo, yung nakita ko, nasunod ba niya speed limit? Kasi kung sinusunod niya speed limit, kanyan eh, two lane lang yan eh. Dapat nasa 40 lang siya eh. Kanya nung bigla lumabas yung van, hindi niya na naiwasan. Sa video namang ito, kita ang pagsingit ng motorsiklo sa kotse para makalusot sa kanan. Pero pagliko niya, bigla siyang nawala ng kontrol. Pagka umoverte ka sa kanan, suicide yan eh. Kamukhanan yung nga, bigla siya pumunta sa kanan, meron palang nakaharang na basura yata. Tinamaan niya. Sa video namang ito, sa Dasabarinas, Cavite, kita ang paggalaw ng van kahit walang driver. Tuloy-tuloy ang pag-usad pababa ng puting van hanggang sa mabangga ang kotseng bumangga naman sa sasakyang nakaparada sa kanyang unahan. Pagbaba mo ng sasakyan, first gear, then handbrake. Yan ang pinaka-safe yan. Tinuturo yan basta pumunta ka sa mga driving school. Siguro yung driver na yan, mamadali. Kahit sa angmang kalsada, pagsunod sa traffic signs at batas trapiko ang kailangan para makaiwas sa disgrasya. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.